Kasi gusto mo ma-influence ako para maimbitahan ka. Kay... Naniwala ka ba? Maniniwala yung tao sa'yo? Nung sa video na yon, na mangloko ka lang? Akin po. You are lying! As Chairman of this committee, I am going to cite you in contempt for lying. Any objection? Hearing none. I'm ready for you. You are cited in contempt. Magandang umaga sa lahat. Walang labis, walang kulang. Yan po ang madalas nating pamantayan, usok-katan sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Sa palengke, ang gusto natin ay sakto sa timbang ang pera natin, tinutumbasan ng karampatang halaga nito. Kung sa pakikinig ng balita, ang gusto nating marinig ay ang puro at walang halong personal opinion mula sa mga reporter. Hindi rin naman nalalayo ang standard nating ito pagdating sa performance ng ating gobyerno. Ang boto ng mamamayan ay tiwala na dapat tapatan ng serbisyo. Walang labis, walang kulang. Ditong mga nakaraang pagdinig, mayroong aligasyon na may pagkukulang sa pag-iingat ng mga dokumento at impormasyon. Maliwanag na mayroong nagmalabis sa kapangyarihan kaya may pidialix. Mayroong umabuso sa ipinagkaloob na tiwala. Para sa isang ahensya na ang pundasyon ay confidentiality, peligro ang dulot sa mga kawani at ahente na bumubuo rito sa tuwing may breach. Hindi naman po siguro may tuturing na pagmamalabis kung hahanapan ng taong bayan sa mataas na standard ang ating gobyerno. Dahil ganyan po ang hamon ng paglilingkod sa pamahalaan. Ang hindi magmalabis sa ipinagkatiwalang kapangyarihan at hindi magkulang sa serbisyong inaasahan. I would like to acknowledge the arrival of Senator Chis Escudero. Thank you for attending, Your Honor. Mula noong una nating pagdinig ng PDLX, sinikap ng inyong Committee on Public Order and Dangerous Drugs na manatiling nakatutok sa layunin nito. Yun ay ang alamin kung bakit may di umano'y confidential documents na naipuslit mula sa case file folders ng PDEA. At paano maiiwasan na mangyayari itong muli sa pamamagitan ng pagbalangkas ng mga batas. Walang labis, walang kulang. Maraming salamat po at dalangin natin na sa pagdinig nating ngayong araw ay mabawasan na ang labis na pagkakahati-hati sa opinyon ng ating mga kababayan at mapunan na ang mga kakulangan sa pulisiya. Before we begin our discussion, may we know if Senator Jinggoy would like to deliver his opening statement. You have the floor, Your Honor. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, this is the fourth hearing for the alleged PDEA leaks, and I am hoping that with this hearing, we will finally achieve the purpose of this inquiry to ferret out the truth. After three extensive hearings and having heard that it's the testimonies of so many resource persons, the veracity of the alleged PDEA documents has yet to be established. The fact is that former PDEA agent Mr. Morales has not presented any substantial proof to support his claim. It is basic that bare allegation is not evidence and is not equivalent to proof. There is a need to emphasize that mere allegations are not evidence. Wala ni isa sa mga tumistigos sa committee ito ang nakapag-corroborate sa testimonya ni Ginoong Morales. Bagkus, pinasisinungalingan pa ng mga tigapideo mismo ang mga kwento niya. At hanggang ngayon, matapos ang tatlong public hearings, ang dokumentong sinasabi ni Morales na siya mismo ang gumawa ay hindi niya maipakita. Naipakita rin last hearing ang questionabling pagkatao at integridad ni Morales. Ang dating PDEA chief, Junicio Santiago, nagsabing kilala umano si Morales sa pagiging sinungaling. Binatikos lahat ni Morales ang lahat ng leader ng PDEA kung saan pinalalabas niya na siya lamang ang tama. Bilang inyong senador at vice chairperson,
ng committing ito. Mandato at responsibilidad ko na alamin ang katotohanan sa di umano'y PIDEA leaks. Marami man ang bumabati ko sa akin, patuloy ko pa rin gagawin ang trabahong inaatang sa akin. Naniniwala po ako na kahit saan man humantong ang usaping ito, ang katotohanan ang mananaig at mananahimik ang mga nagpapakalat ng kasinungalingan. Maraming salamat po, Mr. Chair. Senator, thank you, Senator Jinggoy. Senator Chis, you want to have your opening statement? Thank you. Salamat. Again, I would like to thank Attorney Paquito Ochoa Jr. for coming over, sir. Sorry for the inconvenience on your part, but I really have to invite you to shed light. And thank you for coming over. Mr. Chair, if I may. Yes. Will this be the last hearing? You know, I was inclined to make this the last. Yeah. But James Kumar is absent. Yes, but... Anyway, Mr. Chair, can I be the first to ask questions, Mr. Chair, if I may? Or for Mr. Morales? I think nakiusap si Atty. Ochoa na okay, please. Mayroon pa siyang mga importanteng bagay, so pwede natin siya unahin? Please. Thank you, thank you. Anybody from you can butt in anytime. I just would like to ask the first question to Secretary Ochoa. Sir, do you know personally Asik Carlos Gadapan of PIDEA? No, sir. No. No. Thank you, sir. Thank you. During your time as the Executive Secretary, did the information regarding the alleged involvement of Ms. Maricel Soriano and Bongbong Marcos and other high-profile cohorts reach your office? No, sir. Thank you. May we know if you have seen the alleged pre-operation authority document signed by Mr. Morales, which is one of the subject matter of this inquiry? Not at all, sir. Thank you. During our first hearing, Mr. Morales claimed that you commanded Asik Gadapan and the PIDEA to stop the operation against Ms. Maricel Soriano and Bongbong Marcos and other high-profile cohorts and disregard the request for pre-operation authority. Anong masasabi mo dito, sir? As I earlier mentioned, I don't even know him and I don't recall of any occasion that we have met or even talked. So I completely deny that I have made those instructions as alleged. Thank you, sir. Were you aware that sometime in 2013, the Liceo of Malacañang invited Mr. Morales for a briefing regarding PIDEA operations, including those that were halted? I cannot recall exactly if that indeed took place, but I only learned now when this hearing was conducted, and I somehow, but very, very vaguely, if there was an incident that happened, but I'm not so sure if, because it was never, I was never informed of such meeting, and even after that meeting, there was no report submitted to me in regard to what transpired in that meeting. Thank you, sir. But I think Liceo, were you aware ka ba nung existence ng Liceo under General Serapio, who testified before this committee last hearing? Were you aware of the existence? Yes, we created that unit, Your Honor, during our time. So yung pagpapatawag ni General Serapio, you're not aware of that? No, sir. No, no. Thank you. My colleagues, you have questions? Further question? Ha? Senator Jinggoy? Wala, no questions.
Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, paano ba na-implicate yung pangalan ni Attorney Ochoa? Sinabi Morales? According to former agent mo, Jonathan Morales, he was told by then Asik Gadapan, the Deputy Director General for Operations, when he was about to travel abroad for schooling in El Ailia International Law Enforcement Academy in Bangkok, Thailand. He was told by Gadapan that the one who instructed for the halting of this operation was then Executive Secretary Attorney Pakito Ochoa. All right. Kilala mo ba ito si Agent Morales? No, sir. So, ano po yung palagay mo sa motibo niya? Bakit para tumistigo at dinawit ko kung nagbigay ng instruction na patigilin ng investigasyon sa nasabing drug case noong 2012? What do you think is his motive, Mr. Attorney Ochoa? I have absolutely no idea, sir. Well, alam mo, Mr. Chair, hindi naman natin pwedeng tanongin si Attorney Gadapan dahil patay na siya, no? Dahil, di ba? Siya ang sabi ni Agent Morales, si Gadapan ang nag-utos sa kanya para, tama ba? Para ipatigil yung operation. Now, according to him, the casing and the surveillance operation, authority to conduct casing and surveillance operation on the persons mentioned in the information was disapproved by Gadapan. The reason why is that my instruction daw si Executive Secretary Pakito Ochoa na ihinto yung operation. Okay, last question. Senator Jingoy, meron lang ako nakalimutan na Attorney Ochoa. About kakalat sa social media about most law firm. Meron siya sabi na yung most law firm daw is ang M stands for Marcos, O is for Ochoa, and S anti, I don't know. Serapio and Tan. Serapio and Tan. Am I correct? Is this information correct? That you are both members of the same law firm with the now First Lady Marcos? That is true, Your Honor. We were former law partners and we formed that law firm, if I remember right, in 2006. But when I got appointed as Executive Secretary, I have to withdraw from that law firm in 2010. Yeah, because there were insinuations. Ito naman ay insinuations lang na kaya daw nagkaroon ka ng interest na ipahinto yung operations because, again, you were influenced by your partner in the law firm. Those are insinuations lang. So we want to hear from you about this. Yun lang, kinukonfirm ko lang sa'yo. Oh, that is not true, Your Honor. Thank you for that answer. Salamat, sir. Senator Jingoy, you may no continue. No further questions, Mr. Chair. Your Honor, just on that point, you left the firm because you were appointed, yes? That is correct, Your Honor. By whom? By President Benigno Simeon Aquino III, Your Honor. Who was your immediate superior and, of course, superior? Yes, Your Honor, for 6 years. Serving as the alter ego of the President, you don't do anything without his knowledge or order. Would that be correct? That is correct, Your Honor. Thank you, Your Honor. Miss ko na rin yung kaibigan natin, pero kinay-nay. Thank you, Your Honor. I don't have any further questions, Mr. Chairman. So, thank you. Salamat, Senator Chis. Dito na kay Morales. Morales ka na? Ay, wala dito si Kumar. Yung lawyer ni Kumar nandito?
lawyer of James Kumar. Where is she? Umalis na. Andito. Lawyer of James. Saan? Ha? Baba eh. Dito. Dito pa open niya. We can ask the lawyer of Mr. Kumar. One minute suspension. Say that. Right. Answers that you have given us? No more? No more, Your Honor. So, you want to say something aside from Attorney Paquito Ochoa, sir, you want to say something aside from the answers that you have given us? No more? No more, Your Honor. So, I understand you want to be excused earlier? That is correct, Your Honor. If that is allowed. No more questions coming from my colleagues? Thank you, Your excuse. Let him thank you, Your recover Honor. From his COVID. Ha? Nag-handshake na ako sa kanya kanina. Pero, so, negative ka na. Negative ka na, sir. Negative na. Okay. Thank you. Thank you. Thank you. I just would like to inform the body, especially my colleagues, about the status of James Kumar. How I wish he is here, but wala siya dito, so... Maybe, Mr. Chair, we can hear from the lawyer of Mr. Kumar about his absence. She's not invited as a resource person, but her role here is has to be limited for giving legal advice to James Kumar. But if you want to ask her, then we can administer. Administer the oath. Yeah. Please raise your right hand, ma'am. Do you swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this investigation, ma'am? Thank you very much, ma'am. Please take your seat. Attorney, if I may, Mr. Chair, what happened to your client? Thank you. Senator, last Friday, we were going to the Parañaque Prosecutor's Office to file a case against the people who used his name. However, on our way there, he started getting dizzy. So we brought him straight to Makati Medical because we called his doctor. And apparently, we have the report now from the doctor that he had a transient ischemic attack, which is a stroke. And when they checked him, meron pong bara, I think 55% yung bara sa vein. And at the same time, he was suffering from acute bronchitis, Your Honor. So may tubig din sa baga. So if any doctors from the Senate or from the parties, even if we bring the reports, the scans, they will be able to find they will have the same findings, Your Honor. Since we are not doctors here, we cannot attest to the veracity of this medical certificate. But I know the attending physician, Dr. Raul Lapitan, he is also my cardiologist before, and he's a very good cardiologist, Mr. Chair.
Yeah, thank you, Senator Jing. In fact, I have no doubt about that medical certificate. Pinirmahan niya ng doktor. May oath ang doktor na talagang hindi sila dapat magsisinungaling sa kanilang tungkulin. But then again, being the chairman of this committee, gusto ko rin talagang andito sana siya. If, yeah, because the you know, kung basihan natin yung video, narinig natin na very serious yung allegations about yung sinasabi na pwedeng ipapatay si Morales, maraming paraan para patayin si Morales. And hindi ko rin makukonsensya kapag after this hearing, kung i-terminate na natin itong hearing na ito ngayon, tapos may mangyari kay Morales, mamamatay yan, dahil hindi natin nakumprunta si James Kumar as to the veracity of that conversation. So I think I am remiss of my duties kung hayaan natin na isara lang ito na hindi mapakinggan si Kumar. Kasi very serious yung sinasabi nitong former Napulcom personnel na si Picoy. Kahit na sinasabi niya na katang-isip lang yung sinasabi niya, well, I don't believe you, Mr. Picoy. I don't believe you. In the first place, sinasabi mo na katang-isip mo yun. Pero paano ka? Alam ko yung ginawa mo ngayong discard is afterthought na lang. Gusto mo lang magpapalusot. Dahil sabi mo, last hearing, na gusto mo lang, discard mo lang yun para maimbitahan ka dito para pakita ka ng mga ebidensya mo na yung daladala mong papel para mapatawag ka lang, kaya mo ginawa yon. E sinabi mo naman na hindi ka narinig, hindi mo alam na nandun si Morales nakikinig sa usapan ninyo. At hindi mo alam na mayroong video recording, may CCTV. How come na magdrama-drama ka doon kung ganon? So I don't really believe you, Mr. Santiago. Yeah, you answer. Sir, para sa akin po, sir, opinion niyo po yun eh. Pero ang katotohanan po, nasabi ko na po. Katotohanan mo? Yes, sir. Is that your truth? Yes, sir. Nalukuhin kami dito? Hindi po kayo, sir, niloloko ko, sir. Sir, hindi ko po kayo niloloko, sir. Meron ka pang daladalang... we are inviting you here to shed light on the... Yun yung papel mo doon sa CCTV recording. Yes, sir. Kaya kita inibitahan. Yes, sir. Hindi kita inibitahan dito para kunin yung expert opinion mo. May dadala ka pang papel nga tuturuan mo kami kung paano gumawa ng operation to conduct report, yung pre-operational report. Sino ka para magturo sa amin dito? Hindi ka nga naging police, hindi ka nga naging PDEA. Napulcom employee ka lang, na-dismiss ka pa. So paano ka? Paano ka mag... bigay ng expert opinion sa amin. Hindi ko, we don't, this committee doesn't need your expert opinion here. This committee wants your answer as far as your participation in that very telling video recording, CCTV. It's unfair for me kung hindi ko pakinggan si Kumar dito sa open hearing. Tapos, kayo napakinggan ko dito. As your allegation na pwedeng patayin si Morales anytime, in any kind of method, in any manner, eh kung mangyari yan after the hearing, kasi you are claiming na talagang magaling ka, marami kang kaso. May binanggit ako dalawang kaso mo. Ngayon, nagsabi ka pa, hindi lang yan, sir. Mukhang talagang parang nakasandal ka sa pader kung magsalita ka. Sir, kagaya po ng... kung kagaya po ng sinabi ko, sir, opinion niyo po yun, pero yung katotohanan po, sa akin po yun. Sinabi ko na po. So, ibig mo sabihin, totoo talaga yun? Na naluloko ka lang? Kagaya po ng sinabi ko noong unang hearing, sir, niloloko ko po si Romy, hindi po kayo. Pero sila ang nagpasakay sa inyo, hindi po ako. Anong reason mo? Bakit mo siya niloko? Kagaya po ng sinabi ko noong unang hearing, sir, meron po sana akong gustong patunayan na dalawang bagay. Yan ang unang bagay na nakarating ako dito dahil sa kwento ko sa dalawa. Hindi po kasama kayo. Siya ang nagpasakay sa inyo, sir, hindi ako. Ano nga rason? Bakit mo magluko? Lukuhin si itong kausap mo?
para mapatawag ka dito sa hearing. Kagaya ng sinabi ko pa rin po noong unang hearing, sir, yun pa rin po. Doon ako nakatindig dahil yun po ang katotohanan. Do you think mapapatawag ka dito kung wala yung hindi pinakita ni Morales yung CCTV? At hindi mo alam na may CCTV recording yon. At hindi mo alam na nandun si Morales nung nag-uusap kayo. Kagaya po, sir, ng sinabi ko, sir, iyan po ay lahat ay isang katang isip na para sa kanila lang. Pero ang nangyari, sila ang nagpasakay po sa inyo, hindi po ako. Sila lang po ang pinapasakay ko, sir. Eh, kaya nga, pinasakay mo siya kasi gusto mo ma-influence ako para maimbitahan ka. Kay gusto mo kunyari mag-present ng legal expertise mo sa paggawa ng preparation report kasi yun ang gusto mong ipakita. Hindi, diba? Hindi ko po akalain, sir, na, sir, sa totoo lang, sir, forgive me for saying this, hindi ko po akalain na papatulan niyo po yung pang, ano ko sa kanila, sir, eh. Sa akin lang po, para lang po talaga. Sinabi mo na nga, eh, na yun ang objective yes, mo. Yes, sir, pero hindi ko po alam, hindi ko po in-expect na papatulan yun para makarating ako rito. Do you believe, naniwala ka ba, maniniwala yung tao sa'yo, yung isa video na yun? Na mangloko ka lang? Depende po, sir, yan sa taong nakikinig, sir. Ang akin po... You are lying! Come again, sir? You are lying! Eh, si opinion yan, sir. Sa akin po naman, yung totoo lang. From sa unang hearing hanggang dito. As chairman of this committee, I am going to cite you in contempt for lying. Any objection? Hearing none. I'm ready for you. You are cited in contempt.